Hello ulit mga kanot, this is your Kuya Not-Not. At sa araw nga na ito, ang gagawin natin ay i-makeover ulit natin ang ating kwarto. So by the way guys, dyan nung nakaraan nilagyan ka na siya ng comics, medyo kinapos lang tayo. At sa ngayon, dyan natin siya gagawin. At hindi nga tayo matatapos kung hindi tayo mag-order. So by the way, umorder na rin ako ng kulang na comics. At kay Y Comics tayo nakabili. So yan na yung transaction namin guys ni Kuya. So ayan, pinadeliver na natin yan sa office. At kung makikita natin yung setup natin kanina sa table, nasa office po natin siya in-unboxing. At continuation na ito ng pag-unboxing natin. Ayan, so medyo balot na balot talaga yung ating parcel para hindi siya malukot dahil nga sobrang nipis lang din ang comics natin. At ito na nga, nabuksan na nga natin ang ating parcel at ipapakita natin isa-isa ang ating mga comics na nakapaloob sa parcel natin na deliver ni Kuya. Ayan, so meron tayong Hawkeye and Deadpool, meron din tayong Gamma ng mga Hulk, and then meron din tayong X-Men, and meron tayong Avengers versus X-Men. So ano pang inaantay natin? Let's go! So bali, tinanggal pala natin dyan yung mga kumo, tuwalya, sombero at bag na nakasabit para hindi tayo sa gabal sa gagawin natin mamaya. Nakauwi na ako ng bahay nang ma-realize ko na ubos na pala ang Elmer's glue na ginamit ko nung nakaraan. So hindi ako nagpatumpik-tumpik at pumunta na agad ako sa tindahan para bumili ng glue. So ayun na nga, inabot na sa akin at walang kaabog-abog na umuwi na agad ako ng bahay. Wala na mga kapigil sa atin kaya inumpisa na natin ang ating project na pagdedicate ng mga comics. So by the way guys, kailangan kong i-open yung pintuan kasi babangga siya o hindi kayo masisira yung comics natin kapag hindi ko i-open yung pintuan at tutupin yung gilid niyan. Medyo fast forward lang natin tong video natin, no? Kasi sobrang tagal kapag inisa-isa natin at hintayin talaga natin matapos. At dahil dyan, story time muna tayo guys. Sa nakaraan, marami nagtatanong sa akin kung kamusta yung experience ko na nanonood ako ng Madam Web bilang isang fan ng Marvel. Pero bago ko i-share sa inyo kung ano yung naging sagot ko, ipapakilala ko muna sa inyo si Madam Web. So by the way guys, si Madam Web ay na-introduce siya sa Marvel Comics noong 1980 na kung saan isa siyang matandang babae na meron siyang clairvoyant ability. At ano nga ba ang clairvoyant ability? Isa itong ability guys na kung saan makikita niya ang future ng mga superhero. And by the way guys, si Madam Web ay naging mentor din siya ni Peter Parker. At sa movie na napanood natin last time, makikita natin si Dakota Johnson. Siya ang bibida sa movie na to. Isa siyang paramedic at na-acquire niya ang kapangyarihan niya nang dahil sa nanay niya na pumunta sa Amazon Forest para hanapin ang mythical spider. Basta panoorin niyo na lang yung movie, mag-i-enjoy kayo swear kasi may mga plot twist dito. So balik na nga tayo sa katanungan kung kamusta ang Madam Web. Isa lang masasabi ko, maybe not the worst Spidey spin-off in Mobius was. Maybe nga kasi kinapos sa budget pero maayos na i-set up ang mga panibagong superhero na makikita natin in the near future sa MCU. At sana nga makita ko sila sa Young Avengers movie. At ito na nga ang finished product ng ginawa nating project for today's video. Ayan, so wala na yung black and white na mga maliliit na blocks earlier. So natapala na siya ng mga comics. Special thanks to the comics community out there. Maraming salamat sa suporta ninyo. Nga pala hindi ito collector's item. Mumurain lang talaga ito at sadyang nagustuhan ko lang siyang gawing art. At the same time, na-inspire lang ako na makita ko ito sa isa sa mga pinuntan ko. Unya-unya, maora to. Bye!